Okay, magandang buhay sa kanilang lahat ulit. Ang gagawin natin ngayon ay yung actual sequential starting for three motors. So gagamit tayo ng tatlong magnetic conductor, 1, 2, and 3. Then gagamit tayo ng dalawang timing relay, 1 and 2. So may mga number na po yan. Terminal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganon din sa timer 2. Okay, so umpisa na natin. Umpisa na natin dito. Line 1 to stop, to start. Lalagay ko na yung stop start. Ito na yung lalagay kong stop starts. Stop, normally closed. Then nakakabit sa start, normally open. Maintaining contact itong dalawa. Then papuntang coil. Okay, lagay ko na sa again, line 1. Then isabay ko na ngayon yung supply. Supply wire. Ito, na, lagay ko na para, ano. Then, pagkatapos yung stop push button switch, lagay ko ngayon yung maintaining contact sa start. Maintaining contact, lalagay natin sa normally open. Nasa taas, close, sa baba, normally open contact sa baba. Andun na po tayo. Then, sa baba, ayon. Okay, okay na yung stop start natin. Andun na po tayo. Then papuntang coil A1. So ito na ngayon papuntang coil A1. Eto, sinabay ko na po yung green pilot lamp dahil coil to coil. Ito nga yung A1 natin. Ayon. Then lagay ko na rin yung A2 sa terminal ng green pilot lamp natin dahil coil to coil. Okay, tapos na tayo. Then ilagay muna natin yung timer 7 sa A1, terminal 2 sa A2 timer. So maglalagay tayo ng wire para sa terminal 7 ng timer. Wire, ayun po, lagay natin sa A1. Ito ngayon, A1 ng contactor 1. A1 ng contactor 1. Ayun, nailagay na po doon, no? Natanggal. Natanggal yung terminal 7 natin. Ayun, nailagay na po doon yung 7 at saka A1. Then, i-jumper na rin natin yung 8. Ito, no? I-jumper na natin yung 8. Terminal 7 at saka terminal 8. Ayun, jumper 7, 8. So, lalagay tayo yung terminal 2 papunta sa A2. Ito ngayon yung terminal 2 ng timer. Ayun, papunta ngayon sa A2 ng magnetic conductor. Ito ay yung A2. Ayun. So, tapos na tayo. Coil to coil, timer. So, pupunta na tayo sa overload line 2. So, maglagay ulit tayo sa A2. A2, ayun. Linya papuntang overload. Ito. Lagay uli ako rito. Papuntang overload, normal close contact. Yon. Papunta sa normal close contact. Ayun na tayo. Ayun. Then terminal 95. Kumbaga, ito normal close contact. Terminal 95. Galing sa A2. Ayun, dito na tayo. Then maglagay tayo sa terminal 96 sa overload normal close papunta sa line 2. So, ito natin. Ilagay natin dito. Ayon.
Then, nandun na po ako. Lagay ko na sa line 2. Alright, ah. Line 2. Then, lagay ko na rin yung supply. Eto, sabay ko na itong dalawa. Ayon. Ayon. Tapos na tayo. Dita. Then, papunta na tayo sa contactor 2. Paano? Sa terminal 6 ng timer 1, papunta sa A1 ng contactor 2. A1. 6. Okay, sa 6. Ito ngayon yung ilalagay ko sa terminal 6 ng timer 1. Terminal 6. Ayun. Papunta ngayon sa A1 ng contactor 2. Sinabay ko na yung green pilot lamp. Kasi naka-coil to coil naman yan. Ha? Naka-coil to coil. So, A1. Ito yung A1. Ayun. A1. Galing sa terminal 6. Ayan. Then, ilagay ko na sa A2. Ayan, A2. Coil to coil. No? Coil to coil. Then, next. So, lagay muna natin yung timer. Again, timer 7 to timer 2 to A1 ng contactor 2. Okay, timer 2. Ito, terminal 7. Ito yung terminal 7 natin. Terminal 7. So, i-jumper na rin natin sa 8. Ayun. Terminal 8. Jumper na natin para hindi natin makalimutan. Ayun. Ayun. So, naka-jumper na tayo. 7-8. 7-8. Then, next. Papunta na ngayon sa A1 ng contactor 2. Ito. Ito yung A1 natin. A1 ng contactor 2. Ayun. No? A1 ng contactor 2 papunta sa 7. Ayun. 7. Kulang pa tayo. 6. 6. Terminal 2, na? Or, timer 2 pala, timer 2, papunta sa A2. Timer 2, papunta sa A2. Ito ngayon. So, lagay natin sa terminal 6, ay terminal 2. Okay. Terminal 2 ng timer 2. Terminal 2. Lagyan natin ito. Medyo maluwag. Ayun. Terminal 2 na tayo. Then papunta sa A2 ng contactor 2. Ito ngayon yung A2 natin. A2 ng contactor 2. A2. Terminal 2 ng timer 1. Ay, timer 2 papunta sa A2 ng contactor 2. Ayun na po. Terminal 2 ng timer 2 papunta sa A2 ng contactor 2. Tapos na po tayo. Then, lagay na natin yung yun, papunta sa overload. A2 to overload, normal close contact. Eta. Lagay natin ulit dito. A2. Papunta ngayon sa
Overload. Nandun ako. Ito, papunta sa overload. Normally, close contact. Ayan. Yung overload natin, nandita. Ayan. Andun na po tayo. Then 96, terminal 96, papunta sa line 2. Overload pa rin. Ito pa. Ayan. Andun na tayo. Papunta ngayon sa line 2. Ayun. Okay, tapos na tayo doon. Next, doon na tayo sa terminal 6 ng timer, papunta sa A1 ng contactor 3. Ito ngayon. So, nilagay ko na rin yung pilot lamp green para sabay doon. So, pumunta muna ako sa terminal 6 ng timer 2. Ito. Terminal 6. Ayon. Terminal 6 ng timer 2. Papunta ngayon sa A1 ng contactor 3. Ito. A1 ng contactor 3. Doon na po tayo. Ayon. Then A2. So, isabay na natin yung A2 papunta sa overload. Ayan, ha? Coil to coil, papunta sa overload. Bali, dalawang wire yung lagay ko. Ayan. Tapos yung bulb. Okay. A2 ng contactor 3. Ayan. Papunta sa overload. Ito na ngayon. Overload. Normally, close contact. Ito. Ayun. The next. Doon na tayo. Sa 96, papunta sa line 2. So, lagyan natin. Tuloy-tuloy natin. Ito yung 96. Terminal 96, overload, doon ay close contact. Ito yung 95, 96 yung isa. Then, papunta ngayon sa line 2. Okay, halos tapos na natin. Okay, kabit na natin yung pilot lamp red. Sa motor 1, motor 2, then motor 3. Okay, so jumper, line 1, puro jumper yan. Jumper tayo sa line 1, eto. May jumper na ako from line 1 to normally close contact ng contactor 1. Then, ilagay ko na ngayon yung red pilot lamp sa baba. Ayun. So, doon ako. Papunta na ngayon sa line 2. So, nasaan yung line 2 natin? Ito na po yung line 2. O, yun, no? Papunta sa overload. Pwede natin ilagay dito sa normally close contact overload. Ayun, tapos na tayo sa pilot lamp red ng motor 1. Pilot lamp red ng motor 2. So, jumper ulit. Jumper, line 1. Jumper sa line 1. Bali, ito yung line 1, line 2. No? Jumper natin. Lagay natin sa normally close contact. Ano na tayo? Then, pilot lamp red. Ito na po. Pilot lamp red. Sa normally close contact.
Ayun na po tayo. Then, again, balik sa line 2. Okay, ito yung line 2 natin sa overload ng contactor 2. Okay. Tapos na yung pilot lab red ng motor 2. Next, red ng motor 3. Again, jumper din. Jumper din tayo sa line 1. Ito yung line 1 natin. Ay. Jumper sa line 1. Ayun. Then normal close contact. Ayun. Then next, red pilot lamp. Yon, doon na tayo. Then papunta na ngayon sa line 2. Ito ngayon, line 2 natin. Line 2 or dito na sa overload, normally close contact ng contactor 3. Yon. So line 2 papunta sa yon, line 2 papunta sa overload. So, tapos na tayo sa red pilot lamp. Okay, ilagay na rin natin yung power circuit. Yung contactor para ma-supply yung contactor 2 at saka contactor 3. So, line 1 to line 1. Line 1 to line 1. Ayun. Line 1 to line 1. Then, line 2 to line 2. Para may supply yung conductor 2. Ayon. Then, line 2. Ito yung line 2 natin. Line 2 to line 2. From conductor 1 to conductor 2. Ayon. Na? Line 1 to line 1. Line 2 to line 2. Then, next. Line 1 to line 1 again sa conductor 3. Line 1. Lagay ulit tayo ng line 1 para masupplyan yung contactor 3. Ayun. Line 1. Ito yung line 1 natin. Para masupplyan siya. Masupplyan ng line 1 sa galing sa contactor 2. Line 1 to line 1. Then, line 3 to line 3. Ayun. Ayun, line 3 to line 3. Line 3, papunta sa line 3 dito sa conductor 3. Ayun. Okay, yung motor natin, gagamitin natin ay bulb para sa single phase. Terminal 1 to, ay line 1 to terminal 1, line 2 to terminal 2. Ganun din dito. Line 1 to terminal 2, terminal 1. Line 2 to terminal 2. Ganon din dito. Line 1 to terminal 1. Line 2 to terminal 2. Okay, kompleto na yung wiring natin. Okay, supply na natin. Supply na natin. Ayun, umilaw na po yung tatlong red pilot lamp. Pilot lamp motor 1, motor 2, then motor 3. So, nailagay na natin yung timer. Timer 1, then timer 2. So, ang sequence nito, pag in-start ko, under yung motor 1, then after time setting, 5 seconds, motor 2, then after time setting, motor 3. Ibig sabihin, ang nagsuswitch sa contactor 2 ay yung timer 1. Ang nagsuswitch sa contactor 3 ay yung timer 2. Okay, start na natin. So, nakailaw yung red. Ilaw to, under to, motor 1. Yun, mandal yung motor 1.
Andali motor 2, andali motor 3. Sequential. Ibig sabihin, umandal yung motor 2 o contactor 2 na supplyan dahil sa timer 1. Umandal yung motor 3 o contactor 3 dahil sa timer 2. Sila nagsuswitch, na? Timer 1, sinwitch na yung contactor 2. Timer 2, sinwitch na yung contactor 3. Stop natin ulit. Okay, start. Motor 1, umandal yung motor 1. Then, umandal yung motor 2, umilaw yung green. Umandal yung motor 3, umilaw yung green, na? Umilaw yung green, konti lang yung ilaw niya, oh. No? Stop. Medyo mahina yung ilaw yung green pilot lamp 3. Okay? Start ulit. Start. Motor 1. Motor 2. Motor 3. Okay, ayan po ang sequential starting for 3 motors using 2 timer. Okay, salamat muli sa kanila. Antabayan nyo muli yung ibang connection ng motor control.